Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang Persian Empire. Ano ang naging ambag nito sa modernong panahon? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Persian Empire ay kinukonsider na isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang sibilisasyon noong kapanahunan. Ito ang major hub ng buong region. Paano nagsimula ang Persian Empire? Ang Achaemenid Empire o mas kilala sa tawag na First Persian Empire ay itinatag ni Cyrus the Great noong 550 BC. Ang Persian Empire ay nagsimula sa mga tribo na nag-aalaga ng mga tupa, kambing at baka. Sa tribong ito, ang leader ay si Cyrus the Great. Sinimulan nilang sakupin ang mga karatig na karian tulad ng Median Empire, Lydian Empire at Neo-Babylonian Empire. Lumawak ang imperyo ni Cyrus the Great at dito nga nagsimula ang First Persian Empire. Alam mo ba kung ano ang kakaiba sa imperyo na ito kumpara sa iba? Di tulad sa ibang imperyo, ang Persian Empire ay tanggap ang mga taong nagmula sa iba't ibang lahi na may iba't ibang paniniwala at pananampalataya. Hindi uso sa Persian Empire ang discrimination, lalo na sa reliyon. Isa ito sa dahilan, kaya maraming na-attract na maniraan sa lupaing ito. Sa ibang kaharian kasi hindi ganyang kaluwag. Nais ni Cyrus the Great na ang mga tao sa kanyang kaharian ay may pantay-pantay na karapatan at kalayaan na ipraktis ang reliyon na kinabibilangan nila o gusto nila. Dahil dito, mas lalong hinangaan si Cyrus ng mga mamamayan na kanyang sinasakupan dahil sa kanyang ginagawang suporta sa mga tao para mas lalong ma-improve ang kani-kanilang buhay. Ang artifact na ito ay tinatawag na Cyrus Cylinder na natagpuan sa Babylonian Ruins noong 1897. Isa itong baked clay na naka-engrave lahat ng naiisip ni Cyrus pagdating sa racial, linguistic at religious freedom. May kita rin sa artifact na ito kung gaano siya ka-generous sa mga Babylonians na nasakop nito. Noong naging hari si Darius the Great, nagpagawa ito ng mga kalsada na magkoconnect sa Persian Empire mula Susa hanggang Sardis. Ang kanyang layunin ay para maging smooth at mabilis ang communication sa buong imperyo. May distansya ito na nasa 1,700 miles na kung lalakarin, aabutin ka ng 90 days na paglalakbay. Pero kung nakasakay ka naman sa kabayo, nasa 9 days lang ang aabutin. Ang daanang ito ay tinawag na caravanserai. At lahat ng dumadaan dito ay tinatawag na caravaners. Nakalaunan ang daanang ito ay naging ruta ng kalakalan, commerce at pagpapalitan ng impormasyon. Ang military training ay napakahalagang aspeto para sa Persian Empire. Ang mga Persian boys ay nagsisimulang sumabak sa military training sa pagitan ng 5 years old at 20 years old. Ito ay dahil ang imperyo ay nangailangan ng mas malaking sandataan para depensahan ang border nito. Ang sundalo lang ng mismong hari ay aabot na sa 100,000. Bukod pa ang bilang sa mga nakabantay sa border. Ang Persian Army ang kauna-unang nagpauso ng uniform sa military. Sa Persian Army, mayroong mga elite soldiers na tinatawag na immortals o human tanks. Ito ay dahil sila lang ang tanging sundalo ng Persian Empire na mayroong bitbit na mga sandata ng sabay-sabay tulad ng pana at palaso, sibat, espada, armor at shield. Halos nasa 10,000 ang mga human tanks na ito. Mahuhusay din ito sa pagpapatakbo ng kabayo. Si Queen Atossa ay anak ni Cyrus the Great sa kanyang asawa na si Cassandane. Siya ang asawa ni Darius the Great. Si Queen Atossa ay nagsuffer ng breast cancer at meron itong bukol sa dibdib na inalis. Nakasurvive siya sa surgery. Si Queen Atossa ang kauna-unang individual sa kasaysayan na documented na nakasurvive sa isang sakit tulad ng breast cancer. Sa kanyang huling mga panahon, tinulungan niya ang kanyang panganay na anak na si Xerxes I para maging susunod na hari ng Persia.
Pero alam nyo ba na sobrang iniidolo nitong si Alexander the Great, si Cyrus the Great, na nagtatag ng Persian Empire? Pero sinong mag-aakala na si Alexander the Great lang pala ang magpapabagsak sa matagal na pamamayagpag ng Persian Empire? Ang pananakop ni Alexander the Great ay tumagal ng 10 taon. Ang pagsakop niya sa Anatolia, Issus at Gaugamela ang lubos na nagpahina sa mga Persians. Noong time na yon, si Darius III ay napatalsik at ang buong Persian Empire ay napasailalim sa Macedonian rule. Matapos ang pagkamatay ni Alexander the Great, nagkaroon ng matinding power struggle sa buong karian. Ang mga sumunod na leader kasi sa kanya, hindi ganun katatag para makontrol ang buong imperyo. Kaya kalaunan, ang Northeast Iran ay nasakop ng mga Parthians. Dito nagsimula ang Parthians era. Ang Persia ay pinaniniwalaan na pinagmulan ng alak. Ang paggawa ng alak ay sobrang popular na sa Iran kahit bago pa mamayagpag ang Babylonian Empire at First Persian Empire. Ang ebidensyang ito ay noong nakita sa isang hukay ang mga jar na nagmula pa sa Neolithic Age na itinatayang nasa 5000 BC na nakita ng ebidensya ng mataas na tartaric acid. Ibig sabihin, ang jar na ito ay naglalaman ng liquid na nagmula sa ubas. Si Darius the Great ay sinimulan ang construction ng Persepolis sa southern region ng Iran. Nung namatay si Darius, ipinagpatuloy ito ng humalili sa kanya at ang palasyong ito ay nagtagal ng 200 years. Ang palace hall ay kayang mag-accommodate ng 10,000 guest. Kaso, nung sinakop ni Alexander the Great ang Persian Empire, ang Persian Palace ay sinunog. Ang Persian Empire ay isa sa tinaguriang multi-state na mayroong 4 na capital cities. Ito ay Babylon, Susa, Parsagade at Ecbatana. Kaya nahati ang karian sa maraming probinsya na pinapatakbo ng tinatawag na satrap. Kumbaga parang mayor sa atin yan. Usually ang satrap ay pinipili ng hari para mangasiwa sa mga probinsya. Ang Kingdom of Persia ay tahanan ng mga taong may iba't ibang nationalities at religion. Sa ilalim din ng pamumuno ni Haring Darius, binibigyan niya rin ng kalayaan ng kanyang mga nasasakupan na mamili ng reliyon at pinopromote nito ang pagkakaisa ng mga kultura. Ang Zoroastrianism ang isa sa pinakalumang reliyon sa buong mundo na hanggang ngayon ay nag-e-exist pa rin. Ito ay nagsimula pa around 4,000 years ago bago pa ang paglaganap ng Islam sa lugar. Ang Ancient Persia ang pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan na sobrang laki ng ambag sa ating modernong panahon, lalo na pagdating sa art, architecture at culture. Ang contribution ng imperyong ito ay malaki ang naging pakinabang sa development ng sibilisasyon maging sa ibang bahagi ng mundo. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.